narito na naman ho tayo mga kaibigan sa isa pang edisyon ng ating program. Dalawa-dalawang aking mic, mayaman kami, di ba? Isa muna ang gagamitin ko. Ito ay para sa ating chef mamaya na isa. No? Anyway, good morning, magandang-magandang araw sa inyo. At syempre, welcome po naman sa ating programa, ang Showrap! Alam mo bang programa natin? Alam mo ang title? Hindi pa. Kasi hindi ko pa sinasabi sa iyo eh. Anyway, ang gwapo-gwapo na kasama kong chef ngayon mga kaibigan. But anyway, nandito tayo ngayon na ho sa Culinary Institute of Asia. At ito po naman ay pag-aari ng napakagwapong chef nung kanyang kabataan. Na si Chef Edgar Grajo. Chef, good morning chef. Hello. Ayan. Hello chef. Ayan, okay. Good morning. Ito ang Showrap. Aba, kita mo parang show mo ito ha. Sandali muna. Okay. Okay, at syempre mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa ito yung tinatawag na When Chef Meets the Farmers. Opo, yung mga chef at saka yung mga farmers. Kung ano yung tinatanim nila sa kanilang farm and then syempre. Yung chef naman ang makakakuha. Kagaya nga, ipapakita sa atin ngayon ni Chef Edward Mateo. Nako! Anyway, mamaya ko na ipakilala ng bonggang-bongga itong si Chef ano. Dahil nandito po muna, dito kayo Chef, pakitaalis naman kayo kagad. Okay, dahil kasama po muna natin mga kaibigan, isa po naman sa mga farm owners. Wala iba ko hindi si Mrs. Edelisa Ramos ng Garden Edel Nature's Farm. Hello ma'am. Hello. Good morning, ma'am. Ayan, dito morning. Tayo. Morning. Ayan. Ay, nako. Good morning, Josie. Gada-gada naman yung ma'am. Ma'am. Ayan. O, sige. Beso-beso. Plastikan. At syempre, ang ating guest celebrity chef for today ay walang iba kundi si Chef Edgar Mateo. All right. Okay, si Chef Edgar po ang owner ng Royal Patisserie. Ay, Edgar, sorry. Edward Mateo, owner ng Royal Patisserie. Ayan. At siya din po ay chef instructor ng CEO sa May Mindiola. And of course, siya po ay nako, marami itong nakuwang medalya na mamaya isa-isahin po natin. Ano. Anyway, maya-maya po, chef, balik muna kayo, chef. Chef, ano yung lulutoy natin mamaya? Lutoy natin is the Italian and Filipino fusion of Panna Cotta. Panna Cotta? Sa Tagalog, ano yung Panna Cotta? This is cream base lang with gelatin. Ayaw! Ooh! Ito yung parang mga dessert. Yeah, dessert then using our farmers' fruits. Okay. At syempre, speaking of farmer's fruits, ito ay mga, itong mga gagamitin nating fruits ay mula sa farm ni Mrs. Edelisa Ramos. Tama po ako? Yes, sir. Wow. Ano pa po makikita namin sa farm ninyo po bukod sa mga gulay at mga punong kahoy? At ang napakagandang owner. Meron po kaming mangoes, mm-hmm. avocados, meron kaming cantaloupes, mm-hmm. merong melon, mm-hmm. at saka meron din pong langka, which is jackfruits, mm-hmm. at saka marami pa pong iba. Marami pa. Okay, kaya maya-maya pupuntahan na ho natin ang ating mga ingredients at kung paano lulutuin itong ating ihanda ngayon na Panna Cotta. Panna Cotta. Ito po, maya-maya po lamang yan sa pagbabalik po naman ng ating programa, Showrap! Pagkumpleto ang balita, maganda na ang umaga mo. Pagkumpleto na ang impormasyon, maganda na ang umaga mo. Pagkumpleto ang komentaryo, maganda na ang umaga mo. Luzon, Visayas at Mindanao, ito na ang kukumpleto ng umaga mo. Magandang Umaga Pilipinas. Kasama ang broadcaster ng bayan, multi-awarding broadcast journalist, Joe Taruk, kasama si Cesar Chavez. Magandang Umaga Pilipinas! Isang pagtalakay, isang paghihimay, isang pagpapaliwanag, programang tututok sa mga nangyayaring balita at issue ngayon. Mas malalimang pag-uusap sa isang mas malawakang paghahanap ng mga detalyeng kailangan mo sa umagang puno ng impormasyon. Ito ang Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Kasama ang kaagapay ng lahat ng Pilipino sa paghahanap ng katotohanan, ang broadcaster ng bayan, J.
Joe Tarok sa Damdaming Bayan. Damdaming Bayan, Lunes hanggang Sabado, alas 7:30 ng umaga, sa Bayang Mapapakinggan sa DZRH, sa Bayang Mapapanood sa RHTV. Damdaming Bayan. Welcome back mga kaibigan, dito po naman sa ating programang Showrap. At syempre, dalawa ng mic ko, ang isa ay para kay Chef Edgar Grajo. At Chef, ano nga ulitin natin, ano nga ulit ang ating gagawin ngayon na ihanda para po naman sa ating mga mahal na tagapanood? So, gagawin natin is the Panna Cotta. It's Italian-Filipino fusion na Panna Cotta. Mm-hmm. So, ang difference lang nito is, yung Panna Cotta from Italy or ibang bansa, they use berries or different kinds of strawberry and important fruits. So ngayon gagamitin natin is our tropical fruits from our farmers. Oh, tingnan nyo. At mukhang hindi pa kami nagsisimula. Marami nang gustong tumikim. May mga lumilipad-lipad na. Ha, kaloka. Nauunahan pa yata kami sa aming tikiman portion. Anyway, ano ang mga ingredients natin dito sa paggawa ng Panna Cotta na? So for our ingredients, we have 1 cup of milk, 1 cup of cream, and then half cup sugar, and 1 sachet of gelatin unflavored. Ayan. So, ulitin natin, itong milk na to ay condensed milk. This is only a fresh milk. A fresh milk. And then this is a cream. Panna Cotta is a base cream, so mas maraming cream. Much better kung gusto nyo puro cream or gusto nyo puro milk. So, depends sa inyo. And then, we're using our fruits. Okay. So, we have a durian. Durian? Coconut. Wow. Melon. Jackfruit. The mango. The red beans. And we have, eto, yung bago natin, our moringa. Moringa. Ayan. Malunggay. Malunggay. Wow. Very healthy eh. So, okay. So, ito ay unflavored gelatin. Saan niya nabibili? Supermarket. So marami ito. Ah, okay. This is only a 1 tablespoon of gelatin powder, unflavored. And then without color. Oh, okay. Oo. Pag mga ganyan, chef, mga ilan ang ano natin diyan? Mga ilang baso na ang magagawa niyan. So for here we can make 3 servings. So 3 wow. of this. Ay, marami na agad. So marami na. Oh, kaya umpisa na natin, chef. Okay. Ano ang ating unang-unang gagawin? So first, yung sa saucepan natin, lagay natin our milk. Gapo ni chef. So this is 1 cup of milk. Okay, yung 1 cup na fresh milk. Okay. Then dissolve lang natin ating gelatin powder. Mm-hmm. So hindi muna siya ilalagay sa apoy. Hindi muna dahil mamumuo. Start siya mag So yun ang ano, yun ang isa sa mga sikreto para hindi mamuo ang gelatin. I-dissolve muna siya habang wala pa sa apoy. Tama. Ayan. So after natin nilagay yung gelatin, so isunod natin. So bawal maggawa ng ganyan kapag kanilalagnat, inaapoy ng lagnat. Bawal. Baka magbubuo. Lagyan natin yung ating cream. So this is 1 cup of cream. Okay, 1 cup of cream. Dissolve din. Dissolve din, so stir nyo lang. Okay. And then after, lagyan natin sa fire. Okay, ayan na. Nako, may apoy dito. Ayan. So, itay natin siya mag-boil. Okay. So for our fruits, so nakita natin, pwede natin siya gawing compote. What is compote? Compote is a mixture of sugar, water, and then fruits. So para yung pala, compote. Compote. Kaharapin na natin yung ating fruits, so para may labas yung extra flavor, and then prolong natin yung shelf life ng fruits. Usually, gaano katagal ang shelf life ng mga yan? For this one, siguro mga 1 week. 1 week? Okay. So, kapag nasa loob ng ref yan? Nasa loob ng ref. Okay. Oo. Ayan. And then for our compote, this compote lang is like mga jam natin. So, okay. Almost same lang. So almost same procedure. Parang minatamisan lang natin. Ah, okay. Paano ba ginagawa minatamis yung mga prutas na yan? So this is sugar and water and then the fruit. So boil lang ng boil. And then after nun, okay na, stop na siya. Ah, after nun. So hindi bawal sa morning? Yeah. Pwede naman. Morning, kasi akala ko afternoon lang. Okay. Simple recipe. Okay. So ayan na. Hintay lang natin siya mag-boil. Kailangan ba talaga? Kailangan siyang laging i-stir?
Much better na i-steer kasi yung gelatin natin baka magbuo rin eh. Ayun. So mapupunta siya sa ibaba. Mm-hmm. So, para maging even din yung ano na no, yung ano ng gelatin. Tama. Ayan. So for this okay. one, we're using our glass. So any wow. I'm using the this wine glass. Mm-hmm. And then for our flavor, we'll use our red beans. So ito minatapisan na red beans lang. Mm-hmm. So lagay lang natin sa bottom. Mga ilang ano yan, parang so siguro mga 2 tablespoons lang. Oo, 2 tablespoons lang. Dalawang kutsara. Oo, na minatamis na red and beans. And then for our next bowl, again natin yung ating makapuno, yung buko, minamatis ang buko natin. Okay, ayan naman ang buko. So this one. Iyan po ang mga prutas mula po naman sa farm ni Mrs. Edelisa Ramos ng Garden del Nature's Farm, so, ang taray. Minaka-prepare na tayo dito. This okay. is durian, panna cotta. Mm-hmm. This is buko panna cotta, ube makapuno panna cotta. Okay. This is red bean, mm-hmm. mango, langka. Mm-hmm. This is a buko pandan, melon, and our malunggay. Ayan. So, the same ang procedure. Same pare-pareho. Procedure, pare-pareho. Wow, napakadali na palang gawin yan, chef. Yeah. Grabe. And you can use you can use pineapple, okay. also banana, so lahat ng mga tropical fruits natin pwede. Kung ano ang gusto nilang banana, ay kung anong gusto nilang banana. Kung anong gusto nilang fruit, isama dyan. Kung anong gusto nilang fruits, chef, pwede ba yung fruits na halo-halo? Pwede. Pwede. Kung gusto mo halo-halo panna cotta. Okay. You have layered of fruits and Layered, no? Layered kung gusto mo. Oo. Then top with our panna cotta. Oo nga. So yun lang, ganun lang kasimple. Ayun. Naku, napakadali naman pala nitong gawin ito. Hindi mahirapan ang ating mga nanay at siguradong mag... Naku, mamahalin ito ng ating mga chikiting. Tama. Ayan. So, may anak ka na ba, chef? Wala pa. Wala pa rin ako. Baka gusto mo. Okay. Ayan. Para siya nandiri. Okay. Flavor, ube, mm-hmm. flavoring, mm-hmm. so it's give another color. Ah, okay. Oh, at saka syempre nag-add din siya ng ano, ng medyo masarap na flavor, flavors, no? Yeah. At amoy. Tama. Okay. So okay na tong ating ay, mabilis lang pala. Panna cotta, okay na siya. Mm-hmm. So dissolve na rin yung gelatin, dissolve na yung ating cream. So, okay. So natin gagawin is transfer na lang natin sa isang ano yung measuring cup na. Okay. Para madali siya i-transfer. Ano yung ano ng sugar? Sugar is half cup lang. Half cup sugar. Okay. Granulated sugar, white sugar. Kasama na yan doon sa itinunaw, no? Yes. Oh, yan. So, kailangan white sugar. Okay. So, lagay lang natin. Mm-hmm. Natin. Depende sa inyo kung gaano karami ang gusto ninyo, di ba? Ay, napakasarap naman ito, lalo sa mga ano, handaan. See, pag nakagawa kayo ng ganito, napaka-social, napaka-healthy kasi may milk and of course may cream. Oo. Tapos hindi na kayo gagastos ng malaki kasi kayo mismo gumawa. 'Di ba? So, okay. Ito, simple din refrigerated for overnight. Mm-hmm. So para mag-ano siya mamuhay. So ito tapos na ito? Tapos na 'yan. Ganun lang? Ano ba 'yan? Ba't naman ang bilis-bilis? As simple as that. Grabe! So ito na ang tinatawag nating... Panna cotta. It's Italian-Filipino fusion of panna cotta. Wow! Okay! At alam niyo ba mga kaibigan, ano? Itong si Chef ay... bukod siya ay instructor sa CEO Manila, siya po ay nag-gold. Nakakuha siya ng gold. Naging gold medalist po siya sa katatapos lamang po na Philippine Culinary Cup. Doon po naman sa anong kategory ito? Wedding cake category. Wedding cake. Kasal ka na ba? Hindi pa nga. Nako! Ibig sabihin, pag ikaw ikakasal, hindi ka nabibili ng cake sa iba. Ikaw mismo gagawa. Ikaw mismo gagawa. Ayan, nako. Isang layer. Ilan? Isang layer. Isang layer lang? But anyway, si Chef din po ay product ambassador ng... Breville. Wow. So Australian product. So it's gamit to sa mga kitchen. Wow, okay. Ano to, appliances? Parang ganun? Yeah, mixer, food processor, blender, and our coffee machine. Okay. So maraming... Mm-hmm. Okay. So ito ay ilalagay natin, medyo mainit pa siya, di ba? This is a chiller and then chill for 3 to 4 hours. Naku, chef, paano kapag wala namang ref?
pang ice box, lagay mo yelo, lagay mo lang. Ayan. Okay. At kahit na siguro sa isang ano lamang no, sa isang tawag ito container, tapos lagyan mo ng yelo, durugin mo lamang, bumili ka ng tigda 2 pisong yelo, durugin mo, ilagay mo ito doon. Tapos takpan mo. Ayan. And after ilang minutes? Just yung pag yung pag, pag nabuo siya. 3 to 4 hours lang. Ah, 3 to 4 hours. Okay na siya. Ayan. Okay. So yun po mga kaibigan, ang ating unang-unang gawa ngayon, ating unang-unang handog para po naman sa ating mga tagapanood, ang Panna Cotta. Panna Cotta. Panna Cotta po naman. Panna Cotta. Panna Cotta. Napakasarap. At syempre, magbabalik pa rin po ang ating programang Showrap. Diyan lang kayo. Sundalo rebelde. Ano ang tunay nilang kwento? Kwentong kapupulutan ng aral. Kwentong magpapatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Subaybayan ang mga pagsasadula ng mga tunay na kwento ng rebeldeng nagbalik-loob sa pamahalaan, na iniwan ang armadong pakikibaka at pinili ang magbagong buhay. Gayon din ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa pagtatanggol sa inang bayan. Ito ang katotohanan, mga kabayanihan ng Kawal Pilipino. Tuwing Sabado, alas 9:30 ng gabi sa Abot Kamay sa DZRH, kasama sina Katotong Bing Formento at Karen Oyong. Ito ang katotohanan, mga kabayanihan ng Kawal Pilipino. May tanong ka ba tungkol sa pag-ibig? May sexy pangga dyan, live! May tanong ka ba tungkol sa relasyon? May sexy pangga dyan, live! May tanong ka ba tungkol sa politika at showbiz? May sexy pangga dyan, live! May tanong ka ba sa mga bagong balita at impormasyon? O kaya mga bagong kaalaman? May sexy pangga dyan, live! Kaya samahan mo na ng live si Pangga sa Pangga Ruth Abang Live, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon. Mapapakinggan sa DZRH at mapapanood sa RHTV. Pangga Ruth Abang Live. Welcome back dito po naman sa ating programang Showrap. Kasama ko pa rin ang napakagwapo, napapampapang dating si Chef Edgar Grajo ng Royal Patisserie. Ayan. At Chef, ulit-ulit natin, no? Ano nga ulit yung ating ginawa kanina? So, di sa Panna Cotta, using our tropical fruits from our farmers. Ayun, oo. Dahil itong ang event na to, ito po naman yung tinatawag na when Chef meets the farmers. Aba, so talagang fresh na fresh ang ano? Fresh na fresh talaga, no? Tapos nilagyan, ginawa mo lang minatamis. Ayan, okay. Ulitin-ulit natin kung paano ang ating ginawa kanina, Chef. Ano? Kinailangan natin lang 1 cup of fresh milk. And then 1 cup of cream, 1 okay. cup of sugar, and 1 sachet of gelatin. So, 1 sachet is 1 tablespoon of gelatin powder lang. Ayan. At kinumbay mo lahat yon nang hindi pa nailalagay sa apoy. Para hindi mix all together. Oh. Dissolve all together. Yun, para hindi siya mabuo-buo. Yun, isa sa mga tip, no? Oh. And then, kapag ka na-dissolve mo na siya, saka mo siya ngayon, and bring into boil. Ayun. At kapag ka na-boil na siya, ilagay mo na dito sa lagyan yung minatamis na prutas at saka mo ibubuhos yung gelatin. Ayan. Ayun. At bago saka mo siya ilalagay sa loob ng chiller or refrigerator. Hours. Ayun, 3 to 4 hours. At ang labas ay ito na. Ito na. Ito na. So, ito na, nakaset na to. Okay. Ready na to. Gagarnish na lang natin to. Lagyan na natin ng mga toppings. Ayan, para naman manapakaganda ng ating presentation. Okay. So, first, ano natin? Okay. So, it is durian. So, garnish durian. Lang natin siya with our durian. Pamuhin ako ng durian, Chef. So, yeah. Parang walang pinagkaiba ang amoy ng durian sa ikaw. Ikaw, Chef. Yan. At least alam nung tao okay. Kung nasa top. Ah, akala ko para alam ng tao kung ano ang amoy mo. And then is our okay. Buko. Buko. So, lagyan natin on the top din. Ayan. Ako, ano yung ginawa natin prutas kanina, no? Yeah.
Ayan, may tumitikim na. So, kung gusto niyo lagyan ng whipping cream on top, much better. Ay, if talaga? Extra flavor, extra. Okay. And then our... So, depende sa'yo kung gaano mo kara, kung gaano karami mo ilalagay o lalagyan ng toppings, so, no? So, ito rin is ube. Ube. So, you can add one scoop of ube on top and then the buko. Okay. Makapuno. Makapuno. And then okay. Red beans. Oo. Naku, naunahan akong tumikim itong mga kaibigan natin. Design mango here. Wow! Ay! Pinakaulo ng mango. And then our fresh langka. Ah, wow! Ah, fresh yan? Hindi siya minatamis? Ah, kasi matamis na siya. Okay. So our fresh langka. Mm-hmm. Then after that is makapuno naman. Ano yan? Makapuno this ay... Makapuno pandan. Parang ano? Buko pandan. Buko pandan. So, lagyan natin siya ng ating pandan. If you pandan want. Leaves. Ayan. Huwag yung roots, ha? Pandan leaves. Wow! And then our melon. Okay. Yung melon, minatamis din yan. Hindi. Fresh din. Yeah, fresh na to. Fresh! And then our malunggay. Malunggay. So, we have malunggay leaves dito. Okay. Malunggay leaves, syempre. Dahil ay, ang ganda naman! So, meron akong ginawa chocolate reaper dito. Okay. Mm-hmm. So, lagyan natin ang... Ayan, ayan. Kinukuha lang ni Chef Edward Mateo ang chocolate para pang garnish. Chocolate, topping sa ibabaw. Wow! Just simple as that. Wow! Lagay-lagay lang kayo. Mm-hmm. Depende sa inyo kung ano ilagay nyo, no? Yeah. Oo. Depende sa inyo kung gusto nyo ilagay. Mm-hmm. Para lang magmukha talaga siyang social. Napaka-social naman yan. Grabe, napaka-simpleng gawin pero napaka-social ng kinalabasan. Okay. So, ayan. Tusok lang. Mm-hmm. Okay. Wow. So, nako. Parang gusto na kitang tikman, Chef. Este yung ginawa mo pala. Ayan. So ito na. Yung finished product natin. Okay. Kukuha na siyang galing ibang bansa talaga. Mm-hmm. So this is only a fruit from our farmers. Ayan. Siguro, Chef, mga magkano ang ano nito? Ang mga gastos natin pag gumawa tayo ng... kasi yung isang ano, yung isang unflavored gelatin, tatlo na, di ba? Oo. Mga magkano kayo mga gastos natin? So wala pa tong 100 pesos. Wala pa, wala 100... pa tong 100 pesos. Grabe naman! Lalo kung fruits natin magagaling lang sa farm. Oo. Kung meron tayo sa bakura ng mga langka. Correct, oo. So, pwede natin gawin yan. O kaya, sa kapitbahay. Kapag kawalan, bahay. Pag walang tao sa kapitbahay, pwede mong kunin. Tama. So, hindi lang tumapos na ito. Pag nanakaw palang dating. Tama. Okay. So, hindi lamang itong mga ito. Kahit anong prutas pwede. Pwede. Kahit banana, guava, so, avocado, much better. Mas masarap yun. Pero, Chef, sa mga niluto mo, sa experience mo, ano ang pinakamasarap? Sa akin ang basta gusto ko is melon. Hi! Melon talaga yung pinaka... Naku, alam mo ba, shit, ako yung pinaglihi sa melon. Pinaka gusto ko. Siya yung pinaka masarap sa akin. Ayaw talaga yung entertainership ang aking pag ano? Ang aking pagtatangi sa kanya. Binata ba? Ayan. Dalaga pa, Chef! Dalaga. Alright, so yung mga kaibigan, ano, si Chef Edward Mateo ng Royal Patisserie. At syempre, ito po naman, instructor din po siya ng CEO Manila. At siya po ay nag-gold medal sa katatapos lamang ng Philippine Culinary Cup sa wedding cake category. At siya po ay endorser po naman, product ambassador ng Breville. Ayan. Of course, kasama natin mula sa farm ng Garden Del Nature's Farm si Mrs. Edelisa Ramos. At syempre mga kaibigan, yung ating ano no, nandito tayo ngayon sa Culinary Institute of Asia. At mamaya, syempre ang aking paborito, ang tikiman na din sa pagbabalik po naman ng Showrap. Diyan na po kayo. Humanda ka na dahil arangkada na ang mga balita, arangkada na ang mga impormasyon, arangkada na ang mga reports sa loob at labas ng bansa, arangkada na. Kaya ang umaga mo makukumpleto na, kumpleto na ang lahat ng detalye sa Arangkada Balita. Arangkada Balita, tuwing umaga sa oras ng iyong pagbangon. Arangkada Balita, kasama ang dalawang opisyal na taga-bulabog ng iyong umaga, si Bon
Bonito at Dai Junior, Niño Bonito Padilla at Dennis Antenor Dai Junior. Arrangkada Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng umaga at alas 5 ng hapon sa DZRH at RHTV. Welcome back mga kaibigan, dito po sa ating programang Showrap! And of course, ito na ang paborito kong portion, ang Tikiman na! Mahilig ka bang tumikim, ma'am? Maray, mahilig! Siyempre kasama natin ang farm owner ng Garden Del Nature's Farm na si Miss Adelisa Ramos para naman matikman niya yung kanyang mga produkto mismo, ang mga fresh fruits. Ayan. At siyempre, Chef, tikiman na tayo sa ating Panna Cotta. Meron tayong mga titikim. Siyempre kasama si Ma'am. Oo. At kasama natin si Christine Abbas. Christine Abbas at saka si Mark Frodo de la Cuesta de Jesus. Ayan. Taga saan po kayo? Saan po ang farm ninyo, ma'am, located? Candelaria, Quezon. Wow! All the way from Candelaria, Quezon! Yes! Oh! Kayo po, taga saan po sila? Alabang. Alabang! Oh, Alabang girl. Kaya pala, oh. Mukhang mayaman. Oo, hindi alatang ukay. Ukay ang suot. At syempre si Mark Frodo. Tiga saan ka, Mark Frodo? Cavite. Ayan, ito na. Tikiman na tayo. Ito sa inyo. Okay. Ayan. At ito. Okay. Sa'yo, Mark Frodo. Okay, so mamili na kayo kung anong gusto nyong tikman. Dorian. Dorian is here. The Dorian. Mango, langka. Okay. Sige, tikman natin kung masarap. Dapat, bakit ganun? Dapat tumitikim din ako. Andali. Kuha tayo ng this spoon. Okay. Oh, di ba? Ang spoon ko kailangan malaki. Siyempre, ako host mo. So, this is our mango. This is buko pandan, durian, and our coconut. Sarap! Sarap! Anong lasa? Showrap? Showrap na showrap! Grabe! Anong lasa? Taste good! Taste good! Ikaw, anong lasa? Kumusta? Kita mo, hindi siya makapagsalita. So sobrang sarap! Nakaloka! Speechless talaga! Ulitin ko, ano? Kumusta ang sarap? Speechless talaga. Speechless talaga siya. Grabe na ito. Napakasarap mga kaibigan. Itong ating ito ating inihanda ngayon. Ulitin ko nga. Napakasarap. Grabe. Wala pang 100, ha? Makakagawa na kayo ng ganito. Depende pa doon sa inyong paboritong prutas. Grabe. Nako. So yun po mga kaibigan. Ang ating gawang ano nga ulit ito siya? Nakakalimutan. Panna Cotta. Panna Cotta. Panna Cotta. Hindi ko na alam ano hindi ko alam kung hindi nakalimutan ko rin yata ang pangalan ko. Sobrang sarap. Iyan mo naman ang ginawang recipe ng ating celebrity guest ngayon, celebrity chef na si Chef, ang dali lang ha, Edward Mateo. Siya po naman ay owner ng Royal Patisserie. At mga kaibigan, nako, may masabi ba kayo? Pag gusto po niyo ng mga sariwang prutas, pumunta lang po kayo sa Garden Del Nature's Farm. Yan! Sa Candelaria, Quezon. Yes! Ayan. May babatiin ka, ma'am? Wala po. Thanks, Chef. Ang sarap ng Panna Cotta. Thanks. Wow! Ikaw, may sasabihin ka ba? Hindi ako nagsalita na. Ayan, nagsalita rin siya. At yan po, ang ating niluto o ginawa para po naman sa araw na ito, mga kaibigan, ang ano nga ito ulit, Chef? Panna Cotta. Panna Cotta, hindi Panna Cotta. Panna Cotta. Panna. Panna. Napakasarap. Siyempre, napakasarap. Maraming salamat po mga kaibigan sa ating mga sponsors, sa Masplex Cookware, sa Culinary Institute of Asia, para po naman dito sa ating venue ngayon, ano? Kay Chef Edgar Grajo, ang ating naging celebrity chef naman last week, ano ho? At syempre, ito po naman ay sa patuloy pa rin po na coverage natin dito sa Chef
when Chef meets the farmers. At marami-marami pa ho tayong makakasalubong mga farmers sa mga susunod na edisyon na ating programang Showrap! Bye-bye!